Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesus Christe. Amen. At nga pala, bago ang lahat, shout out to these following people na mga super chatter natin during live stream. Shoutout kay MJ Yox na ang pinili sa membership ay Super Idol. Shoutout kay Ma'am Jackie Jose na ang pinili ay Idol. Shoutout kay Len TV, ang link niya ay nasa baba. Maraming maraming salamat sa suporta. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex, at sa lahat ng masugid na taga-subaybay sa channel na ito. Kamusta? Ako ito si Jay ng Batangas, na muling magbabahagi sa inyo ng mga kwentong naaayon sa totoong buhay. Maikling maikli lang po ito, Sir, pero hindi nakaw na kwento, hindi haka-haka, at lalong hindi gawa-gawa kundi totoong pangyayari. Karanasan ito ng pinsan kong babae at nangyari dito sa Batangas taong 2014. Hindi tungkol sa aswang, hindi sa mga engkanto o elemento, kundi tungkol po ito sa kulam. Itago na lang natin ang pinsan ko sa pangalang Rica, isang guro sa baryo namin dati, pero nung una, palipat-lipat siya ng paaralan gawa ng wala pang bakante sa baryo namin noon. Nang mga panahon na yon, nakilala ng pinsan ko ang isang lalaki na itago na lang din natin sa pangalang Dan. Naging magkasintahan sila at kalaunay, nagpakasal. Nung nabuntis na ang pinsan ko, nag-request siya na kung pupwede doon na lang sa aming baryo magtuturo ng sa ganon. Malapit lang at matututukan ng mga magulang niya. Yung asawa naman po ni Rica, nagtatrabaho ito sa malayong lugar. Dalawang beses lang sa isang buwan nakaka-uwi sa kanila, kada kinsena at katapusan o kapag may sweldo na. Nalaman namin na bago ikasal si Dan at ang pinsan ko, may naging ex-girlfriend itong si Dan, pero mas pinili niya at pinakasalan ang pinsan kong si Rica. Naging okay naman ang relasyon nila at naidaos ng maayos ang kasalan ng walang gulo. Pero habang tumitibay ang relasyon ng dalawa, dahil sa magkakaroon na rin sila ng anak nun, bigla na lang nakaramdam ang pinsan ko ng pananakit ng kanyang katawan. Naayon sa kanya, parang pinutusok-tusok daw ang mga kalamnan niya. Naging madalas yon, at sa tuwi nang nakikita ko siyang ganun, talagang umiiyak si Rica sa sakit. Dinala naman kagad siya sa ospital noon, pero nagtataka ang mga magulang niya dahil wala naman daw makitang sakit ang mga doktor, base na rin sa resulta ng pagsusuri. Dala lang umano ng pagod at kinakailangan lang magpahinga. Sinunod naman ng pinsan ko ang payo ng doktor na yun nga, ipahinga lang daw. Pero kahit gano'n na ang ginawa, hindi naman nawawala ang mga karamdaman niya. Yung isa ko namang tiyahin, kapag gano'n sumasakit ang katawan ni Rica, minamasahin niya ito ng langis ng nyog at kung minsan, yung langis ng El Shaddai na nasa maliit na bote lang. Kahit papano, matapos mahilot ng tiyahin ko, nawawala naman daw yung sakit. At habang papalapit na ang panganganak ni Rica noon, naging okay naman daw ang pakiramdam niya at hindi na siya inaatake ng tulad ng sakit na nararamdaman niya dati. Kung minsan, nasusuka lang at nalulula, maaaring dahil sa buntis siya at natural na yon. Nang dumating yung araw ng panganganak niya, maayos naman ang lahat. Normal delivery, okay din po yung bata at lalaki yung naging anak nila. Ilang buwan nang lumipas, nung tumungtong ng 7 buwan ang bata, bumalik ang pananakit ng katawan niya at naging madalas na yon, mapagabiman o araw.
Ang masama pa, alala ito ng palala. Di nagtagal, pumayat at bumagsak ang katawan ni Rica. Naaalala ko pa, kapag nakikita ko ang pinsan kong ganun, nakakaawa siya sir kasi talagang pumapatak ang luha niya. Sumisigaw siya sa sakit at hindi na makatulog ng maayos. Kung minsan, kasarapan ng tulog namin sa gabi, magigising na lang kami sa sigaw niya. Hindi naman siya hinayaan ng pamilya niya na gano'n na lang ang sitwasyon niya. Nung bumalik ang sakit niya, agad din naman siyang dinala uli sa ospital. Pero gaya ng dati, wala rin makitang sakit ang doktor sa kanya. Lahat ay normal lang. Nang dahil doon, nagpasya na lang silang iuwi ang pinsan ko sa bahay nila. Sinubukan na nilang ipatawas ito na baka pinaglalaruan ng masamang elemento pero yung nagtawas, wala rin daw makitang sakit sa pinsan ko. Buwan ng Hulyo 17, taong 2014, bumigay na ang katawan ni Rica at sa kasamaang palad, namatay siya sa edad na 27 anyos lamang. Kapag naaalala ko ang tagpong yun, napapaisip na lang ako sa mga nangyari at maraming katanungan kung bakit. Maaga siyang nawala sa amin at yung nag-iisang anak niya talagang musmus pa nung iniwan niya. Nakakalungkot kasi ni hindi siya nakilala o namumukhaan man lang ng anak niya. At eto na nga sir, sa huling gabi ng burol ng pinsan ko, yung kamag-anak ng asawa niyang si Dan, sinadya talagang makapunta kahit na malayo ang lugar nila nang sa gayon. Kahit sa huling hantungan, maihatid at masilayan man lang nila ang pinsan kong si Rica. Dakong alas 4 ng hapon, dumating na nga sila at di naman ganong karamihan. May isang matanda silang kasama at malakas pa. At yun na nga, pagkarating nila pinagpahinga muna sandali at pinakain. Yung iba namang kasamahan nilang babae, sumilip na sa pinsan ko. Hanggang sa halos lahat sila ay sumilip na sa kabaong ni Rica. Pero napansin namin na yung kasama nilang matanda nakapirme lang ito sa upuan niya at tila may alam siya sa nangyari kung ano ang ikinamatay ng pinsan ko. Pagsapit ng gabi, maraming tao na noon dahil huling gabi na nga. Doon lang nagpasya yung matanda na sumilip sa kabaong. Matapos niyang gawin yon, parang ang lungkot ng mukha niya. Siguro, naaawa lang siya sa mag-ina. Paano kasi, sobrang bata pa ng pinsan ko at musmus pa nang iniwan niya yung bata. Kinabukasan noon, bandang tanghali, matapos mahihatid sa huling hantungan ang pinsan ko, kinausap ng matanda ang pamilya ni Rica. Nanay, tatay, kapatid, pati na ang asawa niyang si Dan. Nagulat kami sa sinabi ng matanda. Ayon kasi sa kanya, hindi umano ordinaryong sakit ang dumapo at ikinamatay ng pinsan kong si Rica kundi kinulam siya ng isang babaeng labis-labis ang pagmamahal sa asawa niyang si Dan. Walang iba kundi ang dating kasintahan nito. Matagal na pala siyang kinukulam noon, simula pa nung nagbubuntis siya. Pero yung nangkulam, hindi umano sinali yung bata. Kaya pala, natigil din yung pananakit ng katawan niya nung malapit na siyang manganak. Pero pagkatapos niyang mailuwal ang bata, nung nagpitong buwan na ito, doon na tinuloy ang pangkukulam sa kanya at talagang pinahirapan ng husto ang pinsan ko hanggang sa mamatay. Nang marinig nila yon, sa sobrang galit halos mawalan ng malay ang tiyahin ko na halos hindi niya matanggap ang sinapit ng anak. Iyak ng iyak si Tia noon, pero ilang sandali pinakalma siya ng matanda at sinabing siya na umano ang bahala sa mangkukulam at doon sa babaeng nagpakulam. May angking kaalaman din pala sa kumbating espiritwal ang matandang yon kung kaya medyo kumalma na rin si Tia. Sinabi kasi sa kanila na
may gagawin daw siya dun sa dalawang mangkukulam na yon. Matapos nun, humayo na sila at bumalik sa lugar nila. Sa nalaman, nag-usap-usap ang pamilya ng pinsan ko kasi nga, alam na nila kung sino yung nagpakulam. Gusto sana nilang gumawa ng hakbang tulad ng pagkakaso sa babaeng yon, pero alam naman natin na hindi paniniwalaan sa batas ang mga ganitong bagay. Magsasayang lang ng oras kasi nga mababasura rin ang kaso kung kaya masakit mang isipin. Tinanggap at ipinagpa sa Diyos na lang ang gumawa nun sa pinsan ko. Kahit papano, yung bata naging maayos naman ito. Malusog at masiyahin kahit na wala sa piling ng kanyang ina. Tungkol naman po dun sa matanda, wala kaming balita kung ano ang ginawa niya dun sa sinasabing babaeng nagpakulam at mangkukulam. Pero malamang sa malamang, tinutuo man ng matanda o hindi yung sinabi niya, meron talagang balik yung ginawa ng mangkukulam at yung babaeng nagpakulam. Kung nabubuhay sila sa ganong gawain, mamamatay rin sila sa ganon. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, Jay ng Batangas. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga members ng ating channel. Unang-una kay Farmer Nurshen, kay Rose Ulalia na 7 months member na. Kay Ominous Cookie na isang horror channel din bisitahin at suportahan. Kay MJ Yox na isang super idol, maraming maraming salamat. At syempre kay Alvin Samsona na 3 months member na. Kay Wilma Tambuyat na 8 months member, kay Cherry Hill Tulod na 1 month member na rin. Kay Soxar Gen Creepy Tales na isang horror channel, 5 months member na. Bisitahin at suportahan, kay Jamila Cuevas. Kay Jacqueline Jose na 5 months member na. Kay Doc Router, kay Jackie Jose na 5 months member, isang idol. Thank you ma'am. Kay Aida Ayrer, kay Jonas Alferez 3 months member na. Kay Len TV 8 months member. Kay Bayot Narakista Vlogs, 9 months member na. Kay Wailami, kay Mitch Yances, 1 month member. Kay Reyna Acosta G, kay Jenner Seze, kay June Santoyo. Kay Jovi Taghap na 5 months member. Christine Olzon na 10 months member na. Kay Reyna Grandia, 1 month member. Kay Johnny Lynn Bio, 6 months member. Lady Jackson, 6 months member. Kay Onyx Sino, 2 months member. LCD Acosta, 8 months member. Kay Jason Laurinio na 3 months member na. At syempre kay Johnny Zell Alviola, 6 months member, Night Shift Horror Stories na 4 months member, isang horror channel din, no? Bisitahin at suportahan. Kay Lavi Del Rey na 5 months member na, Burns A 7 months member. Kay Kay Hope Riker na 8 months member na, kay Tals 2015 Katahom na 10 months member. Kay Darlene Kabatuan 9 months member, kay Angel Esmerez na 10 months member na. At kay Miss Puerto na 10 months member na rin, no? Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga suporta ninyo. God bless you all. At syempre, sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po mga kaibigan. Unang-una kay Shirley De Los Reyes, kay Sandra Herrera. Pangatlo kay Reyna Acosta G, pang-apat kay Wailami. Kay Dark Dream Valley, kay Dimples Yumi. Kay Bambam Nietes, Imelda Reyes, kay Marites Mending. Kay Mirna Buho, kay Christine Olzon, Rainforest. Kay Farmer Nurse Shen, kay Rachel Abinido. Kay Danilo Batitang Menping, kay Bing Karaekle. Kay Filipina Palsario, Maricel Naadat, Norberto Grillril. Kay Christy Harm, German Marasigan. Kay Elsie Diacosta, Leslie Jovi Uberos. Kay Gina Caluno, John Reniel Zacate, Arthur Bax on the Mix. Kay Mary Asilar Jap Santos, Sid Vicious. Kay Japanese character, hindi ko mabasa, kay James Kai Solon. Kay Jason Pagayon, Story Hikes of Totsky. Kay Cherry Kobe, Dennis Gadugdug.
Kay Jude Sydney Star, kay Ophelia Yasin, Jason Laurino, kay Maricel Tababan, kay Wilma Pascual Angas ng Navotas, kay Edniel Busto, kay Rapido Calasag, kay Nerimar Albansis, Luisito Castro, kay Lindsay Caberte, kay Jose Pacificador, kay Gilbert Batul, kay Maria Shawn Laika Fernandez, kay Denisa Montebon, kay Michelle Cusay Rosiel Divino, kay Mary Rose Benculado, at kay Nable Charlito. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag po ninyong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa mga suporta. Huwag niyo pong kalimutang tumawag sa taas. I love you.